Magnolia Hotshot kontra San Miguel Beer. Nanatiling mainit ang Magnolia at napantayan ang all-time best start sa isang conference para sa franchise sa ikapitong sunod na panalo sa PBA Season 48 Commissioner's Cup. Nakamit ni Tyler Bay ang isa pang halimaw na laro na may 31 na puntos at 21 rebounds. At tumulong si Aris Junicio sa malaking oras sa pamamagitan ng 4 of 4 free throws sa mga huling segundo nang biguin ng hotshots ang Beermen, 94-90, linggo sa PhilSports Arena sa Pasig. Sina Gio Halalon, James Lapot at Mark Barroca ay nagkaroon ng kanilang mga sandali ngunit ninakaw ni Junicio ang kulog sa huli sa pag-convert ng apat na pressure pack na kawang gawa sa huling 10 segundo. Ang 6'5 forward ay nagtapos na may 10 puntos, na nagbibilang ng 5 of 5 free throws sa lahat ng pinanatili niya ang napakalaking 30-20. Outing ni Bay sa pagselyo sa panalo ng Magnolia No. 7 sa torneo. Kaya ang hotshots ang naging unang koponan na nagsimula ng isang conference 7-0. Mula noong TNT sa 2019 Governor's Cup sa ilalim ng Bong Ravena, Mark Dickel coaching setup. At ngayong maaga, tiniyak ni Coach Chito Victolero at ng kanyang mga tropa ang playoff spot at headway sa karera para sa twice to beat advantage sa quarterfinals. Kailangang maghintay ay si Paul Lee ay magiging solong number 10 sa listahan ng lahat ng oras ng liga para sa karamihan ng 3 puntos na ginawa. Pagpunta sa Magnolia San Miguel Thief, kailangan lang ni Lee ng isa pa para maputol ang pagkakatabla kay Mick Penesa, na may kabuuang 963. Si Lee, gayunpaman, ay limitado sa 19 na minutong aksyon kung saan siya gumugo para sa isang isa-anim na field goal clip 0 of 2 mula sa arc. Gayunpaman, nolibanan ng hotshots ang Beermen sa unang 3 quarters bago nakagawa ng 10 puntos na kalamangan sa pagpasok ng huling 2 minuto ng laro. Ngunit hindi pa rin humihinto ang Beermen. Si Ivan Aska ay makakapuntos ng kambal pagkatapos sina Chris Ross at Jericho Cruz na magkasunod na 3, at ang Beermen ay babalik sa laban sa 88-90. May 33 segundo ang natitira upang maglaro, pagkatapos ay gagawa sila ng foul lang para ipadala si Magnolia sa linya. Gayunpaman, pinatunayan ni Junicio ang gawain, at pinatalsik ng hotshots ang Beermen sa 2 sunod na pagkatalo at 3 sa 6 na laro sa pangkalahatan. Nahihirapan ang Beermen dahil wala sina Junmar Fajardo, Terence Romeo, Jeren Teng, Vic Manuel at Kate Jimenez. Especially Mark Barroca and Jericho Cruz on the other side there. And the ball goes to Magnolia, shot clock at 8. Mark Barroca pounded, that is Junicio. But they fouled. They fouled. They didn't need to foul right then. Uh-oh. They are in the penalty. Will they challenge this? As Coach George Gallant is in the middle of the court. At kung bago ka pa lamang sa channel ko, paki-subscribe na lang bilang suporta. At paki-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat po.